percent ng mga kaso ng mga justices. Kayo po, napakarami mga kaso ninyo. Kaya na, kaya po, yun, sarang, yun po sana tatanong ko sa iyo eh. Alam niyo maraming kaso, ba gusto niyong pumunta po rito eh. tama po yung sinasabi ninyo. Tingnan po ninyo, 42.9% of your cases are really automatic review cases eh. I-compare po ninyo sa Korte Suprema sa Amerika. For one whole session, 9 justices, ilan ang kaso nila? 100. That is for the entire court. E bawat justice sa Korte Suprema, in some years, 1,000 bawat justice. Nag-average po kayo ng 11,000 to 15,000 a year in a caseload, di ba po? Tingnan po ninyo yung sa lower courts. Itong drug cases. Isama po ninyo yung mga BP-22 cases. More than half of your cases are BP-22 and drug cases. Hindi ba po dapat yan naiintindihan ng ating legislatura? Nalalaman ng ating police, nalalaman in short ng executive department para mag-usap. Tingnan kung paano natin makakasiguro na mapipigil natin yung drugs sapagkat napakalaki pong problema yan. Pangalawa, tingnan po natin kung merong ibang solusyon sa pagsusulat ng mga cheque. Eh kung hindi po natin gawin yan, this will just keep going on and on and on. And every year, the problem becomes larger. Opo eh. Kung meron tayo sanang oras na pag-usapan po, marami pa po eh. isa na lang po ano. Kanina ang yung isang pong candidate, tinanong po ni Torne Cayusa na ang trend po ngayon eh, restorative justice na po eh. Opo. Pumupunta na tayo doon eh. Sa 9344, yung Welfare Act eh, sa mga minors eh, restorative justice na po eh. Eh bakit natin hindi apply sa iba po? Kasi ganito po. Yung revised day eh. Bakit natin hindi reviewin po? At yung mga ibang crimes doon, gawin natin ang maximum penalty 6 years para yung mga tao na gustong ma-reform, eh mag-apply na ng probation eh. Eh yun part ata ng restorative justice po yan eh, para hindi na pupunta sa Muntinlupa, yung daming pong tao doon eh. Opo. Kitang-kita po namin yan sapagkat sa San Juan, yung maliit po naming kulungan doon. Eh nakalaki yung problema. Paano? May mga detention prisoners po kayo. Merong mga nag-iintay, hindi lang sa kaso nila, they've already been sentenced, nag-iintay ng lugar sa Muntinlupa. Bakit hindi natin tanggapin na itong mga problemang ito na pag-aralan na nagkaroon na ng karanasan sa ibang mga bayan? Ano po? For instance, isang pirmin tinatanong sa amin, bakit ba sa mga Islamic countries merong tinatawag na blood money? Sapagkat ang katotohanan, ang mahalaga sa restorative justice is the sense that you are not just out to punish a wrongdoer. You want to restore him to his rightful place in society. You want to restore the peace of the community. You want to restore the community to where it was before it was unsettled by his offense. Hindi ba yun ang dapat natin? Tama po eh. Dagdagan ko po yung probation na po. Makakatulong pa tayo sa pagtanim ng mga indigenous trees. Kasi ginagawa po namin sa Osgado, pag nag-grant po ng probation, ang ginagawa po namin kondisyon eh, yung 2 years ng probation mo, magtanim ka ng 10 punong nara, magtanim ka ng mulabe, dyan sa watershed ng barang. Hindi po makakatulong tayo sa barang. Ninyo, Amerika,
lahat ng highways na nakikita po ninyo, hindi ba nakikita po ninyo, may nagtatabas ng damo doon, may nagpapala, may ano po yun? That is community service, which is exactly what you mean by restorative justice, hindi ba po? Kaya po. On that note po, yun na lang po ang tanong ko. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you po. Salamat po. The session is suspended.